Hi guys, welcome back to my channel. Yun, so don't forget to subscribe and i-like para updated ka sa mga bagong cars from Paul TV. Yun. So for today's video po, of course, another budget-friendly sulit car and quality of course, yung i-feature natin, the Toyota Wigo 1.0 G manual kasi marami po nagre-request nito. So manual po na G variant yung sisilipin natin today. So gusto ko munang mag-thank you sa Toyota Taytay. Kung meron po kayong inquiries about dito sa Wigo o kahit anong Toyota, tutulungan kayo ni Joy Pascual. Kaibigan ko po talaga yan. Yan. And may Facebook din siya. Hindi yan natutulog. Inaantay niya kayo. So bali yung presyo po nito ni 1.0G na variant na manual is 623,080. Nice. Yun. So yung engine po nito is 1.0 liter gasoline engine. 3-cylinder inline po ito. 12-valve po siya. Dual head overhead camshaft po siya with VVT-i yung kanyang engine. So meron po siya nga 65 horsepower and 89 newton meters of torque at 4,400 RPM. Front drive po siya. And sa transmission naman po, available po ang G-Variant sa 5-speed automatic transmission or 5-speed manual, sorry. So 5-speed manual transmission or 4-speed automatic transmission. So yung kanyang fuel tank capacity po is 33 liters. Yung kanyang height po is 1,520 millimeters. And yung ground clearance po niya is 180 millimeters. So sakto lang sa bahaing Metro Manila. So bago natin silipin, safety muna. Meron siyang dual SRS airbag. So isa sa driver, isa sa passenger. Meron siyang anti-lock braking system with electronic brake force distribution. Meron siyang anti-theft and wireless door locks. And of course, ISOFIX child seats anchors para sa mga child seats. So silipin na po natin ang 1.0G variant na manual. So see you later. So silipin muna natin yung harapan. Ito na yung new face of course ni Toyota Wigo. So dito sa harap, syempre meron itong projector type na halogen headlight. Nice! And then meron siyang halogen pa doon na ilaw. And meron siyang daytime running light. Ayan. Tapos bulb type yung kanyang turn signal. So yung issue ng grill niya is ganito. Ayan, so glossy black yung kanyang grill. Diba? Tapos may ganyan siya dyan. Ito makintab to. Iba na talaga yung issue ng bumper niya. Tapos itong G na to, G na manual na to, meron siyang fog lamp na may gantong frame. Nice! So medyo may pagka-fortuner yung harapan niya. Yun yung tingin ko sa kanya, ah. Yun, so yun yung harapan ni Toyota Wigo na G. And sa gilid naman, ganito yung itsura ng gilid niya. So simple lang siya pero guwapo siya. So yung side mirror niya is body color na merong turn signal repeater. So pag nag-hazard ka, yan, naka-LED yan. Nice, no? So ganyan siya, sumasabay siya doon sa turn signal mo. And then yung tire naman ito, yung gulong, silipin natin. So bali ito pala auto-folding side mirror to. So tumutupi yan, yung isa, motorized yan. And yung kanyang gulong naman here, ang size naman ito is 175 by 65 R14. So 14 inches yung kanyang mags. Nice! So two-tone machine finish yung kanyang mags. Yan, so color black and metal. So naka-ventilated disc to dito sa harapan and drum naman sa likod. Yan, drum siya sa likod, yung brake niya. Yan. So ito naman yung side niya. So dito naman sa side, meron siyang retractable antenna para sa FM radio nyo. Which is cute. Ngayon na lang ulit ako nakakita ng ganito. Nakikita ko lang ito sa mga van. Cute siya. And yung kanyang mga door handle is same pa din nung sa dati. So body color siya na ganyan. And may susian siya dito. In case na malobat yung remote key nyo. So yan, yung isura ng gilid niya. Nice, no? It's a very cute car. So ganito actually yung first car ko. Sa Wigo. Pero first gen. So dito naman sa likod, meron siyang ang sporty looking na rear spoiler with high mounted stop lamp. Tapos
meron siyang rear wiper. Yan. Ganyan yung itsura niya. And syempre, naka-camera na siya. So, yung camera niya is nandito. Ayan, yung kanyang rear. Yung kanyang reverse camera. Yun. Tapos yung mga ilaw niya, ganito siya. So, may pagka-smoky-smoky siya na transparent. Yung color niya nasa loob. So, ito is LED. LED siya. And ito, bulb type yung kanyang turn signal. Nice, no? Ang gawa pa ng likod niya. And aside from dun sa camera, meron din siyang parking sensor. So, 2i yung parking sensors niya dito. So, hindi mahihirapan yung mga atin-atin mag-park. Tapos, yung kanyang bumper is body color. Body color siya na merong reflector dito na may ganitong accent. So, meron siyang single exhaust, of course. Yan! Nice! So, ganyan ka kapogi si Wigo. Good job! So, silipin na natin yung loob niya. Let's go! So, ganyan yung itsura ng door panel and loob ni Toyota Wigo na manual. Yan! Nice! So, syempre, unahin natin yung door panel niya. So, dito sa door panel, so, ito yung bagong face, of course. So, sa manual, chrome itong kanyang door. Yan. So, chrome siya na merong fabric here. May mga red-red stripes. And ito, silver. Painted. And then, syempre, power yung mga windows niya, pero sa driver lang yung automatic. Yan. Nice, no? And meron siyang door pocket na merong bottle holder. Yun. And yung speaker niya. So, yun. Ganyan yung itsura ng kanyang door panel. So, ito made of a durable plastic material na merong touch nito. Yan. Nice. So, baling side mirror pala nito is also auto-folding na rin yung kanyang side mirror. Nice! Social na siya, di ba? Tapos push start button na din siya. I like it. Yan. Tapos yung mga window niya, controls ng window niya, is power na rin. So, left and right, then control niya lang here. Ganun siya. Yan. Tapos, ganito yung itsura ng kanyang dashboard. So, by the way, kung meron kayong inquiries dito, syempre, gusto ko lagi nasasagot yung mga tanong nyo. Andito si Ma'am Joy. So, kung may inquiries kayo, message nyo lang siya sa 0929-692-7622 or you can message me at my Facebook, Joy Pascual. Yun. So, madami kasing magandang promos ang Toyota Taytay ngayon. At syempre, the best si Ma'am Joy. Talagang asik kasi yun niya kayo mabuti. Bubuhatin pa niya yung unit hanggang bahay nyo. Yan. So, bali dito, unahin natin dito sa side. So, ganito yung itsura ng kanyang aircon vent. So, bilog pa rin siya, kagaya nung sa dati, sa first gen. Pero meron na siyang trim na ganito. Which is meron din pala dun sa akin. Yun. Tapos, yun nga, push start button na siya. And yung susi niya, ganito yung itsura. Ayan. So, syempre keyless na to, naka-smart keyless entry na siya. So, same siya nung nasa Rush. Yan. Nice, no? Cute, oh. Gusto ko yung hugis niya. Cute. Yan. So, naka-push start na siya. And then, yung itsura ng kanyang manibela is ganito siya. So, hindi siya leather wrap. Pero, maganda yung malambot ang kanyang material na ginamit dito. So, maganda. Maganda yung feeling. Tapos, meron siyang audio controls dito. Yan, so para hindi ka napipindot-pindot pa doon sa touchscreen mo habang nagda-drive. So pwede mo siyang hinaan dito, volume and moods, and malipat-lipat mo yung mga music na gusto mo. So ganyan siya. So may ganitong mga touch here. So meron siyang SRS airbag here. And sa passenger, of course. Yan. And then yung itsura naman ng kanyang gauge cluster, ganyan siya. So on lang natin para umilaw. Yan. Nice, no? Cute. Ang pogi niya.
So meron siyang maliit na screen doon, doon yung makikita yung gauge, yung gauge ng so hinaan natin. Yun yung gas gauge nyo, nandoon siya, and then yung time nyo, and then yung kilometers. Yung odometer nyo nandoon din, and yung trip. Yan, tapos yung mga warning lights nyo nandyan. Nice! So same din yung mga lights nya nandito, and yung mga wiper controls. Yun, so wala na yung susi-susi dito. Nice! So napakalinis, napakasimple ng layout nitong Toyota Vios. I mean, Toyota Wigo, pero nandito na lahat na kailangan nyo. Tapos yung itsura ng touchscreen niya or ng infotainment system niya is ganito na siya. So wala lang siyang CD. Yan. Tapos medyo kalkalin natin. So meron siyang radio, USB, may Bluetooth siya. So makakonect niyo yung phone niyo dito. Ayun, ganyan. So wala lang siyang Apple CarPlay and Android Auto. So meron din siyang auxiliary input. Yan. Ito, auxiliary input and USB port, of course. Nice, no? Ang cute nito kasi hindi na siya yung takip lang na sumasabit. Siya, pumapasok siya. Ayun, tinan nyo. Pag in-open nyo siya, pumapasok siya sa side. And flat siya. I like it. Ayun. So, ito. Tingnan natin kung meron siyang reverse camera. So, meron siyang reverse camera. Nice! I like it. Very good. Tapos, ito yung kanyang hazard button. Yan, and yung itsura ng kanyang aircon controls is ganito na. So, pindot-pindot na siya, hindi na siya rotary type like before. Nice! So, on and off ng AC, max cool, air circulation, and may screen siyang ganito, may LCD screen siya. Sosyal, this is a very Fortuner, yung mga Fortuner dati, ganyan. Rear defogger, then off, then fan speed. Nice! So, ganting itsura ng kanyang dashboard. So, may gantong trim dito. And ito, glossy to. Glossy finish. Nice! Sa ilalim naman, meron siyang 12 volts power outlet. So, hindi kayo malulubat sa biyahe. May maliit na storage dito. May 2 cup holders. And may pa-leather yung kanyang 5-speed manual na shifters. And meron din dito ang maliit na lagayan na kung ano-ano. Tapos meron ding bottle holder dito. Then yung handbrake. Pero wala siyang central armrest. Yan. So, dito naman, meron siyang glove box compartment na malalim, which is marami kayong malalagay. Yan. So, ganyan yung itsura niya. So, yung door panel niya, same lang din nung sa kabilang side. Yun. And dito naman sa taas, meron siyang sun visor na merong vanity mirror for the passenger. Sa driver naman is wala. Yun. Tapos yung kanyang rear view mirror is day and night. Yan. Day and night siya. Tapos may ilaw kayo dito, of course. Yung key sa menu is ganyan yung color. And may mga grab handles dito. So, yung upuan naman niya, papakita ko sa inyo. So, sa upuan, maganda yung disenyo niya. So, ito fabric seat siya. Nakasama na yung headrest. So, kaya ako gusto yung ganitong klase ng upuan, is ang sporty na dating niya for me, ha? Yan. So, kasama na yung headrest niya. So, may mga color red siya dyan na mga lines. And manual yung pag-adjust sa kanya. So, yan. Ganyan ang itsura niya. So, silip naman tayo sa second row. Yan. So, i-move ko lang to ng konti. So, dito sa second row, so same lang din nung sa door panel sa harapan. So, made of durable plastic material. Wala lang siya nung dito. Kagaya na sa harapan. So, chrome pa din to. And power window. Meron siyang bottle holder and speaker. So, ganito yung itsura sa second row. So, pasok tayo. Yan. So, ganito yung view nyo coming dito sa second row. Nice, no? Tapos yung ano headroom dito is okay na okay. So ako, I'm 5'9 and a half. So comfortable ako dito. Tapos yung headrest niya is na-adjust. Yun yung gusto ko dito. Na-adjust yung headrest niya. So what you can find dito, merong, yeah, may mga bulsa yung mga upuan niya. Pareho. Sa passenger and sa driver, may bulsa siya. So malalagyan niyo siya ng kung ano-ano.
So yan, ganyan ang itsura niya. So door panel, same lang din. So 3-point seat belts meron siya, and Isofix child seats anchors para sa mga child seats, of course. Plus 3-point seat belt siya. Yun. So silipin naman natin ngayon si trunk space. Yun. So gumanda siya. So sa trunk naman, so kung bubuksan natin to, merong lever dito sa, pwede mong susiyan doon actually. Pero ito, may pang open dyan. So dito sa trunk, ganyan yung trunk space niya. So spacious pa rin yung trunk space niya. To think na hatch itong kotseng to. And meron siyang, ito, may divider siyang ganito. So ito naman yung purpose nito is para matakpan, or syempre yung privacy ng mga things nyo, para hindi nakikita, hindi takaw-nakaw. So this is good. Parang walang ganito yung first gen. Alam ko wala. Yun. So dito, wala siyang pailaw. So ito pwedeng matanggal to. So kung if ever magkakarga ka ng matangkad na bagay, pwede mo siyang alisin. Yan. So alisin natin siya. And syempre, kung magkakarga na kayo ng malaking bagay dito sa likod, ito yung isang gusto ko sa hatch eh. Hindi kagaya ng sedan na yun na yun. Yun na yung trunk space niya. Ito kasi pwede mo ma-fold itong seats. Yan. So pag fin-fold mo siya, naka-flat na siya na ganyan. So malaki na yung trunk space mo. Makakapaghakot ka na, or pwede ka na magkarga ng matatangkad ng mga cargoes mo. So naka-hatch ka, pero ang laki. Kasi ma-manage mo yung trunk space mo eh. Yun. Nice, no? Yun, so don't forget to like and subscribe, ha? And again, kung ma-increase kayo dito sa WeGo, syempre, andito lang si Ma'am Joy. So, contactin nyo lang siya sa number niya. 0929-692-7622. Yun. Siyang bahala sa inyo. So, thank you for watching, guys. Salamat sa pagsama nyo sa pagsilip dito sa Toyota WeGo na G na manual na request nyo. So, yun. So, see you again in my next videos.